Yo guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimay Online po. At kung bago ka lang sa ating channel, subscribe at i-click ang bell para palaging updated at mag-join po kayo guys sa ating membership. Please po, ayan. So guys, ang content natin, old coin naman, Sino mo na bang familiar dito? Ito, siyempre inabot ko itong bariya na ito, yung Melchor Aquino na 5 centimos. Ayan siya guys, kanina nagkilakilatis ako, medyo nalito ako, nahirapan ako kasi kinilala ko, ngayon ko lang naman ito, kinilatis itong mga old coin na ito at meron po itong variation. Ayan, sino bang familiar na at mga nakakilatis na ng ganitong bariya, meron itong, may mga tinatawag din itong variation at may mga die 1, die 2 rin ito tinignan ko yan kanina sa Numista. At ayan, mayroon tayo natuklasan dito. At sa tingin ko, itong hawak natin na ito ay medyo hard to find sa tingin ko, Kasi may combination na tinatawag, Kaya ayan po ang ating aalamin, samahan nyo ako hanggang dulo. Kayo guys mainip, At ilang minuto lang naman. At para meron kayo makuha ang information about dito. Ayan. Alright, the 5 centimos Philippines, Numista, 5 centimos. Ayan, so noong araw guys, pinambibili ko ito ng puto seco, Nakakabili ako ng mga puto seco dito sa 5 centimos na ito. Ayan, 5 centimos, Melchor Aquino. So ayan guys, noong kanyang years, ayan, 1979 to 1982. Composition niya, brass. At pang kanyang andyan ang kanyang references, yung KM number niya, dahil kailangan yan kung gusto po ninyo mag-disting sa eBay. Ayan, at may reverse nandyan na rin, Ayan, so puntahan nyo lang yan dito guys sa end.numista kung kayo po ay kukuha ng picturing. Ang kanyang edges smooth lang siya. Ayan, tapos may comments. Ayan, sinasabi ko kanina, pag ganyang may comments guys, At may obverse din ito. May tinatawag din siyang die 1, die 2 at die 3. Parang natutulad po ito doon sa 1 piso na BSP series. Ayan, meron siyang die 1, die 2 at die 3. So tignan natin muna yung kanyang variation ito para mamaya malaman natin kung ano yung ating hawak, So ito yung 1 na tinatawag nila, Yung 1. Ayan, yung portrait ni Melchor Aquino dito guys, ang pinagbabasihan nila rito ay ang pagkakasuklay guys ay pa horizontal. Ayan yung 1, ayan so nakita nyo. Tapos yung lettering na LIK sa Republika. Ayan, ayan yung lettering, yung type of lettering niya, LIK, parang manipis tapos panatandaan, ayan, meron siyang parang yung mga araw, makikita niyo naman yung mga araw, ayan ang mga panatandaan niya guys. Ito yung A na tinatawag nila, ayan ang combination, so 1A yan, 1A yan, kapag ganoon itsura, 1A yun. Tapos ito naman yung isang variation. Yung pagkakasuklay naman ng buhok dito ni Melchor Aquino ay mas detalyado at tawag dito, vertically yung pagkakasuklay ng buhok doon sa likod ng tenga. Patayo ang pagkakasuklay niya. Ayan, kita niyo yung mga detalye, patayo yan. Tapos yung lettering na LIK, medyo makakapal yung base ng lettering niya, Tapos ayan din, yung makikita nyo dito sa reverse, yung mga arrow na yan, yan yung mga palatandaan, tick, makakapal, pati yung 1949 at tick script yan, So ito, reverse, ayan, may die A siya, at mayroong die B, tin script, legends pop from rim, die B, tick script, legends close to rim. So ayan, dapat kung medyo nalilito kayo guys, puntahan nyo lang dito para basahin nyo lang at intindihin nyo mabuti, At ayan yung mga combination, 1, 1979, 2, 1980, at may combination 1 plus A, 1981, 3 plus B, 1981, tapos 3 na 1982.
guys. So yung barya natin, babalikan natin yun at doon tayo magbabase ng actual kung anong klase yung ating barya. So ito, pero dito sa yung mga years na niya at yung kanyang mga value, hindi kompleto yung detalye, walang nakalagay ng mga combination eh. No, yung 1982 natin, ayan lang siya eh, 1982 BSP 29% at yung 1982 na FM type proof coin yan, no? So yun ang rare dyan. So tignan natin yung ating barya. Okay, ito yung ating ayan yung kanyang overs guys, no? So ang pagbabasehan natin dyan, yung tulad ng sinabi doon sa record, ay yung buhok, no? Kapag medyo nalilito kasi pag horizontal, ayan, pag nakasuklay na pa horizontal yung mga buhok dito, no, yun po ay 1. Sumpa natin. So, ayan, ano. So, kita naman agad, guys, na ito po ay 1. Kasi yung mga direksyon ng buhok dito ni Melchora Aquino ay, yung detalye, ay pa horizontal nga siya, no. At doon sa likod ng tenga ay plain lang siya. So, ito po ay die 1, no? Tapos naman, sa reverse niyan, doon natin malalaman kung ano ang combination nito. So, punta tayo sa reverse. Okay, guys, no? Reverse, no? So, nakita ko agad, guys, yung isang palatandaan. Ito po ay A, no? Yung part na yan, yung may arrow na yan. Kasi mahaba, eh. Yung malalim na part na yan. At, sumpa natin. Ayan, yung 1949... Ay, isa din po sa palatandaan. No? Nakita nyo naman kanina. Kung nalilito kayo guys, balikan nyo lang po dito sa Demista. No? At kasi itong coin nating hawak, medyo nalito ako rito kasi meron siya tinatawag na Die 1B. No? Pag sinabing Die 1B, ito kasi B. Parang B siya eh. Makapal yung script na itong mga ito. Tingnan nyo yung date na 1949 at yung year na 1982. Pero ito kasi yung palatandaan na to, yung may arrow na yan, eh, sa A yan eh. Di ba? Sa A yan guys. Pero, yun na, yung mga script niya, eh, makakapal. Sa B yan. So, maaaring kung ito, no? Parang kombinasyon ng Die 1 AB. Di ba? Ayan siya. Okay guys, no? Ayan, alam kong medyo malilito kayo dyan dahil sinadya kong hindi masyadong i-compare-compare yan yung sa record at itong aking hawak kasi gusto ko po na kayo subukan yung mag-kilatis guys, no? Kasi kung mayroon kayong hawak dito, matututunan po nyo yan. Basahin nyo sa katalog ng mabuti at maiintindihan nyo at kung paano tumingin ng mga variation. So hanggang dito na lang guys, na maraming salamat po. Until next time po, God bless you all. Out muna tayo.